Good afternoon, guys! Alam niyo ba na ano, excited na excited ako? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga nilakat ko, nakita niyo naman sa social media na nagpo-post ako ng mga kimchi ni Pichi, mga julumpia. So, ito na nga. Kasi itong i-unbox natin ngayon, pinaghirapan ko talaga yan. Yung price niyan, kalahati pa lang yung na-earn ko. Yung kalahati nun, sila mami yung nagbayad. Pero, take note ha, in the future, talagang babayaran ko yan sa kanila. Kahit sinasabi nila sa akin na wag na. Kasi for education purposes naman. So, diba, since panahon ngayon ng pandemic, yung mga klase ngayon, online na. So, syempre, kailangan natin ng gadgets para makapag-aral. So, samahan nyo ako guys sa exciting moment talaga. Dumating na kasi siya, yung pinakahihintay ko talaga. So, mag-unbox tayo na. Kasama nito, may binili rin silang crystal guard for MacBook para sa keyboard. At ito, shell or case ng MacBook. Ito ay cover ng MacBook para hindi siya mabilis-bilis. Ang gagamitin natin pabukas ay cutter. Take note sa mga bata, make sure na kapag gagamit kayo ng matutulis na bagay, meron kayong supervision sa mga parents niyo or mga magulang. Mas maganda kung pag magbubukas kayo, dahan-dahan lang para yung box hindi masira. Bagong-bago yung amoy. Okay. Tapin muna natin. Ito na, guys. Tada! Great. So, merong dalawang color ang MacBook. Isang silver at isang slate gray. So, yung kinuha namin is slate gray. Siyempre, hindi lang naman yung MacBook yung laman niya. Siyang charger at designed by Apple in California, yung stickers ng Apple at directions paano gamitin. So meron tayong leaflet. Ito guys, ito ay Apple Care warranty at adapters. So, ito guys, ito yung connector ng MacBook Pro. Buksan natin. Ito yung charger. Siyempre, kung meron tayong charger, meron ding adapter. Although, ganito yung adapter niya, bibili na lang ako ng isa pang klase ng adapter, yung dalawa lang. Ito naman yung connector. So, nagpatulong na tayo magbukas nito kasi ang hirap din niya buksan. Nagpatulong ako kay Daddy. Connector niya ay C-type connector. At moving forward, dun na tayo sa scratches. So far, wala pa naman ako nakikita.
check on agad pagbukas ko. Bago ko ipakita sa inyo yung startup, kailangan lagyan muna natin ng protection. Ito muna tayo. Crystal Guard, made with durable non-toxic engineering grade thermoplastic. High precision molding is 100% from fitted to original keyboard keys, allowing for unparalleled tactile response. So, matibay daw siya at non-toxic. So, ilalagay natin ito doon sa keyboard. Kasi, protection siya para yung mga keys hindi matunihan. So, bago natin ilagay, i-explain ko rin muna sa inyo itong shell niya. Gamit ulit tayo ng cutter! Magkaiwalay siya. So, magkaiwalay talaga siya kasi ikakabit mo siya dun sa MacBook. Ang color niya ay purple. Medyo lavender purple. Tanggalin natin yung plastic. Meron pa. So, itong color ang pinili ko. Kasi this is one of my favorite colors. Purple. Para saan ang shell? Depende sa inyo kung gusto niyo lagyan. Pero for safety purposes, para ingat sa mga scratches, tsaka sa mga bagsak din. Kasi, alam mo yun, para mas less yung damage. Tsaka, lalo na din sa mga alikabok. Kasi, kapag, alam mo yun, matagal yung nagagamit, tapos, syempre, pumapasok yung alikabok sa loob. Para hindi siya mabilis masira. Kasi yung mga alikabok, isa sa mga rason na makasira sa gadgets, laptop. Yun din yung purpose nito. Lalo na yan, madalas na madalas sa mga keyboard. Di ba since may spaces nga, madaming alikabok na madalas sa mga keyboard nyo. At sa mga ano din, kapag kumakain kayo. Diba? Para safe. Kasi ba mamaya habang kumakain kayo, may mga nalalagdag na crumbs. So, may chance na mas mabilis or magka-defect yung keyboard nyo. At kasi, di ba? Siyempre, hindi naman maiiwasan yung mga maliliit na insects. Kunyari, langgam, bigla na lang pumapasok sa loob. So, yun, ikabit na natin. Kunain na natin ang shell. Salo na tayo sa ilalim. Baliktad! Baliktad! Baliktad pala, hindi ka makikita. Protected siya. Okay, so moving forward, dun na tayo sa startup. Sinet ko yung language niya sa English, lugar, country kung nasan sa Philippines, tapos patala din yung time zone niya, yung mga accounts, Apple ID, and si Siri. Pinarecognize kay Siri yung voice ko para sa akin ang susunod. And yung fingerprint ID. Para malaman niyo yung specs, meron dito. Small Apple icon. Tapos nakalagay, about this Mac. Yung pinakaunang. Yung pinakaunang. Okay. Mac OS Catalina. Catalina yung version. Version 10.15.4. Storage 500. Okay, guys, so
since hindi nga ako masyado familiar dito at di ko alam kung paano i-set up, papatulong tayo kay Daddy. Pinaka-surprise po siya according to my preferences kay Daddy. Pero mostly din sa trackpad yung inayos. And other features. So make sure to test their charger. So nandiyan itong two ports at sa kabila, one headphone port. So nag-charge naman siya. Tumingin na ako sa internet. Ang Apple daw, hindi siya nag-change ng design ng MacBook. Ang binabago lang yung specs. Nakita ko din na ito daw, mas mabilis siya kaysa sa dating version and times 2 yung storage. Yung dating MacBook Pro 13 inch din na 2018. Ang pinagkaiba niya dito is very slight lang naman sa in appearance. Yung MacBook Pro na butterfly keyboard pa, isang diretso lang yan. Kita niyo, di ba, hiwalay yung escape, tapos hiwalay itong touch ID, on and off. Ngayon, ay dati, isang diretso lang. Ngayon, magkahiwalay na. More or less, yun lang naman, nabili ito ng parents ko sa kay Boss Jap Shop. So, thank you po, Boss Jap Shop. Yun lang naman. So, sa lahat, pinakagusto kong pagtingkan. Siyempre, hindi ko ito mabibili kung wala sila. So, thank you sa parents ko. Hi, Mommy and Daddy. Aww. Salamat sa pagsama niya sa akin sa pag-unbox at salamat din sa mga nanonood for watching my video. Don't forget to like and subscribe to my channel. Also, huwag niyo din kakalimutan na i-turn on ang notification.